May mga nagsasabing gumamit daw ng Betracin sa akin kasi hindi ko lang din hindi ko rin naman doon ma-recommend yung Betracin dahil yung Betracin po meron siyang amoxicillin. Kung hindi ako nagkakamali, amoxicillin yung nakahalo sa kanya ng antibiotic. Meron siyang prebiotic quality ng mga ducklings. Kunwari, sa manok ata na sa 43 gram ang dapat nabigat ng isang itlog para pumasok siya sa standard na egg weight, yung bigat ng isang itlog na magandang ilagay sa incubation, sa incubator para... Good morning po sa lahat ng kapwa Muscovy Duck Racer ko po. At shoutout po pala kay Sergio Mar Bautista Cosay kasi kagabi po nag-chat siya sa akin bigla na nakapagbenta daw po siya ng bibi. Nag-message po siya sa akin page kagabi na nakapagbenta siya ng bibi at yung nabenta niya po ay week old. Tapos nabenta niya po ng 850 yung 10 piraso. Tapos 2 week old yata yung pagkakasabi. Tapos malaking sabi ko, wow, okay yung kita sir kasi sabi ko sir, magkano nagastos mo? Tapos ayun, secret lang guys yung nagastos ni sir pero kumita talaga siya. As in maganda yung kita niya. Ang laki. Ang laki kaya okay rin. Tapos ayun nga guys, ito yung mga anak niya na papisa ko nakaraan. Kaso nga lang, kung nakita niyo mukha cobra chicken sila. Yung isang dahilan po niyan, yung pinaka-ultimatum na dahilan po niyan, ay kinuha ko sila nang hindi pa tuyo yung kanilang mga balahibo. Sineperate ko na agad kay Bala kasi nga si Bala, siya muna nag-iaglimlim sa itlog ni Wanda. Ending, ito. Mukha silang mga may sakit sa balat, mukha silang may mga skin disease. Dahil nagkakalbuan yung kanilang mga... Tapos yung nakikita niyo pong malalaki dyan na magaganda, mga anak po yan, mga itlog po yan ni Bala tsaka ni Morba. Tapos may nagtanong kasi kung paano daw, paano ba alagaan yung bagong sisiyo. Ako lagi kong ginagawa talaga para iwas patay na lang din kasi sa karanasan ko naman effective naman. Vitamins plus luyang dilaw, para sa akin hindi sapat yung vitamins lang eh kahit may vitamins sila. Minsan kalimitan sa ano lang yun sa paglaki nila yung nakakatulong. Sa ano lang sa tamang paglaki nila, sa maayos na paglaki nila ng growth and development din ng buong system ng kanilang katawan. Pero ako talaga hindi na naano sa akin yung paggamit ng luyang dilaw. Tapos pwede kayong gumamit ng oregano kung gusto nyo. Mag-ferment po kayo o magburo ng luyang dilaw. Oregano tsaka bawang. Kung ano pa po yung pwede nyo gamitin. May mga nagsasabing gumamit daw ng Betracin. Sa akin kasi hindi ko rin naman doon ma-recommend yung Betracin dahil yung Betracin po meron siyang amoxicillin. Kung hindi ako nagkakamali, amoxicillin yung nakahalo sa kanya ng antibiotic. Meron siyang prebiotic, parang good bacteria. Prebiotic po yung good bacteria. Tapos meron din siya antibacterial na amoxicillin na hindi ko alam kung hindi ako nagkakamali. Amoxicillin nakita ko sa Betracin Gold. Tapos yung ano ko kasi doon, yung parang idea ko doon, ba tayo nag-antibiotic? Kaya tayo nag-antibiotic kasi meron tayong infection sa katawan na kailangan gamutin. Ngayon, may misinterpret natin yung Betracin bilang pang-maintenance kasi yung iba ginagamit yun para pang-maintenance daw, para hindi daw sipunin yung mga alaga, which is para sa akin, para hindi siya ideal kasi alam niyo yung idea ng antibacterial. Ibig sabihin ng antibacterial, yung mga bakterya sa katawan mo, hindi naman sinasabing gram-negative na bakterya lang o yung mga harmful bakterya yung kanyang tatanggalin sa katawan natin o sa katawan ng mga alaga natin. Paano kung mga good bakterya? Sabi nga nila, sa 100 piraso ng bakterya, 5 lang doon yung bad bakterya. Yung 95 doon ay good bakterya. Tapos, ayun yung nakakatulong para, yung good bakterya nakakatulong din sila para mapanatiling healthy yung mga alaga natin kahit tayong mga tao. Yung mga good bacteria ang gamit nun ay pang immune system din natin, pang palakas ng immune system. Kumbaga sila din ay lumalaban sa other bacteria, may ganung ganap sila. At the same time, tumutulong sila para sa sistema ng ating katawan. Tapos pag yung mga Betracin kasi pag may misinterpret, ang kalimitan lang talaga para sa akin na gamit ng Betracin. Pag may mga sipon yung alaga nyo, pwede kayo mag-Betracin kasi combination na siya ng vitamins. More and B-complex kasi parang sa respiratory. Ngayon gamit ng B-complex, respiratory system, pampatibay ng respiratory system natin. Tapos, meron siyang prebiotic tsaka antibacterial property. Tapos, ayun guys, gamitin lang natin ng maayos yung Betracin kasi ganun nga. Pero sa akin, okay din ako sa paggamit ng vitamins.
sa mga to kasi ayun, naniniwala ako na kailangan nilang vitamins para sa tamang paglaki kasi parang pag ginamit natin yung vitamins ng malalaki na sila para saan pa. Nag-develop na yung kanilang body system, yung kanilang organ, physical appearance nila, yung mga balahibo nila. Nag-develop na ng maayos, kaya late na tayo para mag-vitamins pag matanda na sila. Gawin natin yung pagbabitamins po pag medyo bata pa lang sila tulad nyan. Pag the old, ako the old guys, nagbabitamins na ako. Tapos luyang dilaw. Kahit ngayon po may luyang dilaw sila. Sa una, medyo challenge Sa una po, medyo challenge pagpainom ng luyang dilaw. Pero makakasanayan na lang nila. Tapos, ayun, daily, ginagadgad ko na lang po luyang dilaw. Ng panggadgad sa cheese, yung plastic siya, hindi siya yung bakal. Kasi medyo madikit yung luyang dilaw sa mga bakal. Kaya sa plastic, mas okay. Tapos vitamins, alternate lang naman. Kunwari ngayong umaga hanggang hapon, luyang dilaw. Tapos mamayang gabi, vitamins, ganun. Medyo kailangan ubaw sila ng konti pag nagba-vitamins tayo para within 10 minutes maubos nila yung kanilang vitamins. Hindi po nagkakaroon ng contamination sa vitamins. At sa ngayon po ito yung alaga ko, medyo kalbo iba eh. Para sa akin talaga, totoo na pag good quality yung egg, good size, mas maganda yung mga season na mapipisa tulad na ito, mga nasa harapan po ninyo yan. Mga itlog nila, Morbat Morwa yan, killer. Si Morba tsaka si Morwa, medyo tatak po nila yung malalaking itlog. Kaya yung mga siso nila malalaki din. Kasi may standard talaga siyang sunod sa itlog, sa bigat ng itlog at sukat na dapat siyang sunod natin para sa good quality ng mga ducklings. Kunwari, sa manok ata na sa 43 gram ang dapat na bigat ng isang itlog para pumasok siya sa standard na egg weight, yung bigat ng isang itlog na magandang ilagay sa incubation, sa incubator para sa production ng meat at mga layer guys. At ganun din sa baby, ako hanggat maaari gusto ko may standard din ako kasi iba nga talaga yung impact pag yung mga itlog ay good size. Syempre pag maganda na yung pinagsimula ng itlog, yung mga breeder natin, good quality na rin. Pati yung mga sisyo po ay asahan natin good quality yan. At the same time, maganda yung kalusugan. Healthy and good quality, good size. Ayun yung mga nakikita ko na maganda sa ganun. Medyo nakalbo sila, hindi dahil sa egg size nila. Nung nagkataon kasi na pagkapisa pa lang, medyo basa sila. Kinuha ko na yung bawat mapipisa. Kaya medyo nakalbo yung balahibo nila. Siguro efekto na lang din ng ganung sitwasyon po. Pero sa akin okay naman, survive naman silang walong. Ito yung isa sa mga parang sinasuggest ko sa mga bagong papisa na hindi lang basta vitamins, gumamit tayo ng mga herbal plants, mga healthy foods para ma-maintain natin yung healthy tsaka yung immune system nila na maayos po. Yung luyang dilaw mayroon din siyang antibacterial property pero mas tiwala ako kasi marami din siyang mga phytochemicals, mga antioxidants na maganda. Nakakatulong para magpanatili ng healthy body system ng ating mga alaga. Lalong-lalo pag nagkakasakit yung mga alaga ko, talagang mas nagamitin ay mga ganito, mga herbal plants. Yung maganda kasi sa herbal plants, hindi lang siya yung idea na pwedeng makagaling. Wala tayong kasiguraduhan kasi wala siyang dose. Wala siyang dosage na sinasabi. Di tayo makakakuha ng exact dosage na pwede nating ibigay daily o araw-araw. Pero at least, ang maganda kasi sa kanya, maliban sa meron siya mga antibacterial property, meron siya mga phytochemicals na tinatawag, mga antioxidant na nakakatulong, na-stack sa katawan para in case na kailangan ng katawan para labanan yung isang sakit o isang foreign bodies na chemical, foreign matter. Ibig sabihin yung parang hindi siya part ng immune system, ay nakakatulong yun. At nagagamit siya para mas mabilis yung pagtanggal nun sa katawan ng mga alaga natin. Lalo na sa sakit guys ako kasi mas sanay ako sa paggamit ng herbal plants. Ayun kasi yung takbuhan ko eh. Unang-una, the same time, available sila, easily available. Minsan, mura. At hindi lang nakakagamot, nakakapagpalakas din ng immune system guys. At ayun lang, thanks for watching. Ayun lang yung na-share ko ngayong araw. Shoutout po ulit kay Sir Jomar Bautista Cusay sa inyong katanungan. Good luck po. Sana all nakakapagbenta ng ganun ka
mahal na bibi kasi dati nagkaroon ako ng ganun. Tapos binenta, 1 month old, binibenta ko ng 100, tinatawaran ng 70, tapos iba buy and sell. Kaya madalang ako magbenta sa buy and sell kasi babaratin nila yung mga alaga nyo. Kasi nga, ang point ay kailangan makuha nila ng medyo mura para maibenta nila sa standard price. Kaya, ayun, iwas ako sa ganun sa buy and sell. Kaya, pas okay na direct kayo sa mga talagang racer o talagang may plano mag-alaga ng BB para at least okay yung exchange of money tsaka yung product. Thanks for watching, guys. See you sa next video. Salamat sa panonood nyo. Bye-bye.